Talaga nga naman itong si Apollo Quiboloy. Feeling talaga niya siya ang masusunod sa lahat ng pagkakataon eh. Biruin ninyo, ang hinihiling naman ngayon ng kanyang kampo ay i-house arrest daw po siya o kaya naman malipat ang kustudiya ng pagkakakulong sa kanya mula sa Philippine National Police patungo sa Armed Forces of the Philippines. Anyway, yung pangalawa po natin binanggit, yan po ay agad na binlangka ng Department of National Defense. Saka ikaw, Apollo Quiboloy, hindi ikaw yung dapat nagdidikta kung ano yung mangyayari. Ikaw ay akusado. Merong commitment order na inisyo ang korte at kung ano yung commitment order na yan, doon ka dapat ikulong. And perhaps, mananatili ka dyan sa Camp Crame Custodial Facility. Kasi yan yung pinaka-safe para sa'yo. Huwag mong palabasin na hindi safe sa PNP. Nagtataka ako bakit naiisip mo na hindi safe sa PNP, wala kang tiwala dito. Bakit? Gawain nyo ba yan noon, particular ni Rodrigo Duterte, na ang mga pulis ginagamit ninyo para sa kapakanan ninyo? Totoo kaya yung sinasabi nitong si Las Cañas, si Arturo Las Cañas, na ikaw kasama si Rodrigo Duterte ay willing magbigay ng tig isang milyong piso para ipapatay ang isang partikular na individual. At sino-sino ba yung mga operator ng mga panahong iyon? Ayon kay Arturo Las Cañas, yung tinatawag nilang Davao Death Squad. At marami po rito ay mga miyembro po ng kapulisan. Eh, di ko alam kung totoo yun, ha? Kaya marahil baka naiisip mo na ganun. Kasi kung ganun ang sitwasyon, eh maaari talagang mawalan ka ng tiwala sa PNP. Pero huwag tayong magpaloko sa mga tao na ito. Lalong-lalo na sa napakasinungaling na abogado nitong si Apollo Quiboloy. Akalain ninyo, pilit niyang pinalalabas na bayani pa itong si Apollo Quiboloy at ito daw po ay gumawa ng ultimate sacrifice para daw po sa kanyang mga taga-sunod. At pinagpipilitan itong si Attorney Israelito Turion na sumuko itong si Apollo Quiboloy. Wala po itong katotohanan. Kahit pagbabanggitin mo pa yung mga general ng Armed Forces of the Philippines, ang katotohanan sinambit na po ng ating Pangulo. Pero bago ko po sabi ipakinig sa inyo at reaksyonan ang sinambit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh pakinggan muna natin ang napakasinungaling na abogado na ito na si Attorney Israelito Turion. Philippines. Pero sorry talaga sa isang po, I have to tell the truth kasi sorry kay General Gambala, sorry talaga kay General. Ikaw ba nahihiya sa sinasabi mo? You have to tell the truth pero kasinungalingan ang sinasabi mo. Hindi mo kinakailangan humingi ng tawad sa kanila eh dahil alam partikular nila na yung mga sinasabi mo ay walang katotohanan. In the first place, ang mga binabanggit mong general, hindi yan kikilos na walang command mula sa kanilang pinuno. At sino ba yung pinuno nila? Si Pangulong Bongbong Marcos, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. General, ibinakahead po, sorry kay General Peralta, sorry kay Colonel Ruiz and Colonel Kabading, no? I have to inform you to sila, their aim is for the stability of the nation. No? They told me na, attorney, hindi pag-usap kami sa inyo kasi this is really a possible battleground where the nation might explode. Parang ganun. Attorney, makikipag-usap kami sa inyo. Tayo ang gumawa ng paraan para makipag-usap sa Armed Forces of the Philippines. Hindi the other way around. Naknanteteng, napakasinungaling ninyo. Bakit ba kayo nakipag-usap sa AFP? Kasi wala ngang tiwala si Apollo Quiboloy sa kapulisan. Ngayon, dahil sukol na siya, wala na siyang magagawa, wala na siyang matatakasan, kaya napilitan siya na yung kanyang mga hinihiling at least isa mapagbigyan o dalawa mapagbigyan. Kasi ang hiniling nitong si Apollo Quiboloy, isa doon ay nakakatawa, ayaw niyang makita ang pagmumukha daw po ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Kaya walang katotohanan po itong sinasabi nitong teruya na ito. Napakasinungaling na abogado nito. Kala ko pag sinungaling, pagka-abogado, hindi nagsisinungaling. Pero napakasinungaling. So we want stability po. Pero
Sabi nila, we have to involve the police kasi they have already poured into a lot of resources there. At saka, mapapahiya po sila kung hindi natin sila i-involve. No? So, kaya nga po, i-shortcut na lang natin, noong September 8, doon ko na lang nalaman na si Pastor pala ay napuslit na doon sa what you call this, sa compound ulit. What you call this? Word of the day yan nung hearing sa Senado eh. Napakasinungaling ano? September 8 niya lang daw nalaman na naipuslit na sa loob si Apollo Kibuloy. Ano yun? Si Goku, nakikita niyo to si Goku? Ha? Si San Goku, kaya nitong mag-instant transmission. Kaya ganun lang yun, no? Tapos mapupunta na dun sa ibang lugar. Ano yung ganun si Apollo Kibuloy? Tapos apat na kasama niya? Eh, simula nung inilatag ng ating kapulisan noong August 24, 2024, yung kanilang barikada para siguraduhin ang pagpapatupad ng warrant of arrest laban dyan sa mga pugante na yan noon, ay wala nang nakakalabas at nakakapasok diyan sa compound na yan. Saka common sense, sabi nga ni Secretary Benhur Abalos kahapon sa kanyang press conference, kwentong kutsero yan, sinungaling na toryon. Kwentong kutsero nito, anak ng teteng. Kung nasa labas si Apollo Kibuloy, hindi na yan papasok. Magtatago na yan, sabi ni Secretary Benhur Abalos. At kung nasa labas naman siya, sa ikalawang pagkakataon, hindi na yan papasok pa para doon sumuko. Susuko na yan kung nasaan siya naroroon. Ginagawa nyo talagang mga tanga ang mga supporter ninyo. Ang problema, mukhang tatanga-tanga talaga ang mga supporter ninyo at naniniwala sa kasinungalingan ninyo. I did not even know the specifics how the ISAF was able to assist the pastor in doing that. No? But noong September 8 lang po, tinawagan mga... Oh, teleport pala, hindi pala instant transmission. Teleport pala, gaganon si San Goku, di ba? Mukhang nanonood ka ng Dragon Ball Z, Ariel Nature, salamat ha. Teleport pala yun, no? Sabi ni San Goku doon sa mga, doon sa Goku series, Dragon Ball series, oh, gaganon lang yon. Tapos mawawala na siya, mapupunta na sa ibang lugar. Eh, itong si Apollo Kibuloy, hindi kayang gawin yon. Napakasinungaling mo, sasabihin mo na ipuslit? Ano yun? Bigla na lang lumitaw doon si Apollo Kibuloy nang hindi nalaman ng mga kapulisan. E corner na kayo. Kitang-kita sa photograph at video na talagang libo-libong mga pulis na, fully armed, ang nakapalibot na doon sa building na pinagtataguan itong si Apollo Kibuloy. Lunchtime na si General, what you call this, Makapas. Kasi ang PNP po. Yun po ang trustee nila sa PNP. And that was the first time also ever that I was able to meet General Makapas. In fairness sa kanya, masyadong humble. Di mo nga makilala na police pala siya, no? Pero general siya. And madali mo siyang maging kaibigan kasi napaka-humble, no? And I believe him. Na, kasi may pag-uusap kami, sir, sana walang media blackout po at sana later na natin ipaalam kung na-arrange na po lahat. At saka kung pwede, yung extraordinary rendition na naman na hindi siya, yan, no? In fairness doon sa East. Anyway, puro kasi nungalingan talaga itong mga nilalatag nitong abogado na ito, eh. Sabi nila, ang taong sinungaling sa impyerno mapupunta. Saan kaya mapupunta ang kaluluwa ng tao na ito? Ano? Ngayon, sa isang separate interview na hindi ko po nailagay dito, sinasabi nitong si Attorney Israelito Torion na ang hangad nila ay i-house arrest itong si Apollo Kibuloy. Ang konsiderasyon daw po sa kanyang edad, kaya dapat i-house arrest. Aba, sarap buhay pa. Pag hin-house arrest ito, ang laki-laki ng Kingdom of Jesus Christ compound, ang daming mga bahay doon. Napanood ko nga yung interview ni Karen Davila sa kanya eh, several years ago. Oh. Ito, kung babalikan po natin yung interview na yon, ito po yung makikita ninyo, mga tol eh. Tingnan po ninyo ha. Oh, dito po sa interview na yon ni Karen Davila, napaka-lavish lifestyle meron itong si Apollo Kibuloy. Oh. Tingnan niyo po yung kanyang lugar. Di ba? Talagang napakarangya.
Di ba? Tapos gusto nyo mag-house arrest? Naknang teting naman yan, si Raelito Torion. Hindi pa pwedeng i-house arrest itong si Apollo Quiboloy. Baka maulit na naman yung pangmamanyak niya, di umano ha, sa mga minor de edad. Eh. Kasi sabi nila, manyakis daw itong si Apollo Quiboloy. Eh. Ewan ko kung totoo yun, malalaman lang natin kapag natapos na po yung paglilitis sa kanya at mapatunayan sa mga kasong isinampa sa kanya, partikular ang sexual abuse of a minor at saka ang qualified human trafficking. Ngayon, ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng pagsuko nitong si Apollo Quiboloy? Yan po ay nalaman na natin kahapon sa naging press conference ni Secretary Benhur Abalos, ni General Marvil at General Torre. Pero siyempre, lahat po ng mga naging aksyon ng mga taong binanggit po natin, lahat po yan may guidance mula sa Pangulo ng Pilipinas na nakakaalam po ng lahat. At ito po ang katotohanan. Panoorin po natin ang media interview mula po sa Taguig City kahapon sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na kahit anong gawin ninyo, kahit ipanalangin ninyo ng masama, ang Pangulo ng Pilipinas ngayon, hindi kayo magtatagumpay dahil mas marami ang nananalangin para sa kaligtasan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Na kung hindi ako nagkakamali, ay siyempre, magdiriwang po ito ng kanyang kaarawan sa susunod na mga araw. Kasi ang kanyang ama, i-correct nyo ako ha, September 11 ipinanganak, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos ay September 13. Kung mali ako, i-correct po ninyo ako. Ngayon, puntahan po natin ang katotohanan ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sir, good morning po. Good morning, good morning. Nasa kamay na po ng mga otoridad si Pastor Quiboloy. Ano po ang next step ng administration given, sir, na meron tayong extradition treaty with the U.S.? Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Quiboloy is going to have to go through now locally still have to be done because we have what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court, and therefore it is now within in the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. So that is the situation. Kaya malinaw, nataliwas sa mga kiniklaim ng mga Duterte supporter, Apollo Quiboloy supporter, at kung sino pang mga sinungaling na tao dyan, na walang pamumulitika sa nangyayari kay Apollo Quiboloy. Walang kinalaman ang kasalukuyang gobyerno sa kaso ni Apollo Quiboloy. Yan ay produkto ng di umano'y kanyang pang-aabuso sa mga individual, mga kapwa natin Pilipino. At ang reklamo na yan ay umabot sa korte. At ang korte, kinakitaan niya ng probable cause. Kasi dalawa lang naman ang uri ng probable cause eh. Basically, merong determination of probable cause sa level 4 ng prosecution. Ang tawag doon, executive determination of probable cause. Aalamin kung may sapat na basihan para ireklamo yung taong gumawa di umano ng paglabag sa batas sa hukuman. Kapag kinakitaan ng probable cause, aakyat yan sa korte. At ang korte naman ay magdedetermina ng probable cause at ang tawag po doon, judicial determination of probable cause. Ang purpose ay para alamin kung yung isinampabang reklamo sa pamamagitan ng tinatawag na impormasyon o yung accusation in writing charging a person with an offense, yan po ay titingnan ng korte kung may sapat na basihan para labasan po ng warrant of arrest yung tao. At ganun yung nangyari kay Apollo Quiboloy. By determination of probable cause, naglabas ng warrant of arrest ang korte. Pinigilan pa nga yan ang kampo ni Apollo Quiboloy, di ba? Pero hindi sila nagwagi hanggang sa inakit nila ito sa Court of Appeals at pending yung resolution pa rin doon kasi pilit nilang pinapabasura yung warrant of arrest laban kay Apollo Quiboloy. Yet, hanggat walang resolution, the warrant of arrest ordered by the court
should be implemented by the executive branch of the government. At yon ang ginawa po ng gobyernong ito. Walang pamumulitika po doon. At ang ginawa ng ating mga kapulisan, walang personalan kung hindi trabaho lamang. Pagsunod sa kanilang mandato, partikular ang nakasaad sa Section 24 ng ating Republic Act 6975 or yung Department of Interior and Local Government Act of 1990. Kaya kayong mga kasinungalingan na nagpapakalat niyan, mga sinungaling talaga kayo. Malinaw dito na merong reklamo kay Apollo Quiboloy at ito ay nasa korte na. Kaya korte ngayon ang masusunod dito. Not even the President, not even Pangulong Bongbong Marcos, hindi pwedeng masunod dito. Inimplement lamang sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang order of arrest na inisyo po ng korte laban sa mga pugante na yan na pinangungunahan ni Apollo Quiboloy. Situation now, we will have to look at that. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Okay. Yan. Ako, yun din ang paniniwala ko eh. Although may sinasabi si Attorney Claire kagabi na napakinggan ko na inaalaw naman daw po yung parallel trial. Kung tinatawag nilang parallel trial yon, so be it. Wala akong alam doon. Pero sa paniniwala ko, nakagawa ka ng paglabag sa batas dito eh. Alam ka namang unahin pa yung paglabag mo sa ibang bansa. Dito muna. Basic yun dapat sa atin, di ba? Pero kung merong batas na nagpo-provide for that matter, wala tayong magagawa. Pero sa ating dapat na maging pangunawa, dapat malaman muna natin kung si Apollo Quiboloy ba ay may kasalanan sa mga ibinibintang sa kanya. At kung may kasalanan siya, dapat panagutan niya muna rito sa Pilipinas yung nagawa niyang kasalanan. And basically, the case that being charged against Apollo Quiboloy is to be punished with several years of imprisonment, in particular, life imprisonment dito sa Republic Act 9208 as amended or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, in particular, qualified human trafficking. At sa aking pagkakaalam, with due respect sa mga abogadong nagdi-discuss mo dito, kasi mga abogado kayo eh, pero sa aking pagkakaalam, life imprisonment is life imprisonment habang buhay. Wala pong period dyan. Kaya kung ini-insist ng mga supporter nitong si Apollo Quiboloy na pwede daw mapababa ang hatol sa kanya kasi siya po ay nag-voluntary surrender. Wala po yun. Hindi po totoo yun. The voluntary surrender is of two things lamang sa aking pagkakaalam. Again, hindi po ako abogado ha. But I am a criminologist and I studied criminal law and jurisprudence. I am not a lawyer pero familiar talaga ako dyan. Sa aking pagkakaalam, dalawang uri ang voluntary surrender. Isa pong nasusulat sa Revised Penal Code which falls under Article 13, Paragraph 7, yung mitigating circumstances na yan, na if a person voluntarily surrender before the authorities ay mag-exert ng effort para sa kanya na siya ay hulihin, it could be a mitigating circumstances na maaaring mag-reduce ng penalty to be imposed into a certain period. Kasi yun yung nakalagay sa ating Revised Penal Code. Eh. The degree of penalties sa ating Revised Penal Code is classified into so-called arresto menor, arresto mayor, prisión correccional, prisión mayor, reclusión temporal, and reclusión perpetua. All of these except reclusión perpetua is divisible in nature. Ano ang ibig sabihin nun? Ang reclusión perpetua ay hindi mahahati sa tatlo. But the other penalties from arresto menor to reclusión temporal could be divided exactly into three periods. That is why merong minimum, merong medium, at saka merong maximum. That is the very essence why there is a mitigating circumstances. On that case, that is voluntary surrender, which is not to be applied to Apollo Quiboloy. Dahil ang penalty to be imposed kay Apollo Quiboloy is provided under special laws. Revised Penal Code and special laws is different from one another. Hindi pa pwedeng hatiin ang period of imprisonment doon sa special law
unless provided kung ito po ba ay pwedeng i-relate sa ating revised penal code. Dapat specifically sinasabi yon sa special law. Kaya huwag tayong magpapaniwala na mababawasan ang kaparusahan pagka naparusahan itong si Apollo Quiboloy. Wala po yung katotohanan. Now, the other voluntary surrender is procedural in nature. Ito po yung pinagpipilitan ng mga tanga na pilit binabaluktot ang katotohanan. What is stated under the revised rules on criminal procedure on Article 13, Article 113, Section 2, kung hindi ako nagkakamali, nakalagay po doon, arrest, how it is made. Ang sinasabi dito nitong si Attorney Torion is that arrest can be made only through an actual restraint of a person to be arrested. Hindi niya sinasabi yung nakalagay po doon na or by voluntary surrendering himself doon sa person that will arrest the accused. Hindi niya sinasabi yon. Nakakalimutan ko, ako po hindi abogado kaya kodi ko po tayo. Ha? Kasi baka sabihin niyo gawa-gawa ko lamang yung mga sinasabi ko dito. Ito yung sinasabi nitong si Attorney Torion eh. Pilit niyang sinasabi lamang yung isang sentence doon sa provision ng ating batas. Pero hindi niya sinasabi, dahil itinatago niya ang katotohanan, na meron pong or na nakalagay doon. Sabi dito sa Section 2, Rule 113, arrest, how made? An arrest is made by an actual restraint of a person to be arrested or by his submission to the custody of the person making the arrest. Maliwanag na by process, by procedure, na aresto itong si Apollo Quiboloy. Kaya dapat walang pagtatalo doon. Pero sa ating layman's understanding, kung hindi natin alam ang batas, simple lang. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, napilitan siyang lumabas kasi sukol na siya. Kaya ngayon, pinalalabas nilang nag-surrender siya. Pero hindi po siya nag-surrender. Ituloy po natin ang pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Hi, son. Sir, good morning. Sir, anong participation ng Armed Forces of the Philippines? Bakit sila nandun? At bakit sa kanya nag-surrender si Pastor Quiboloy? Well, ganyan naman talaga. Madalas naman mangyari yan na may augmentation sa AFP. But let's be very clear. This was a police-led operation. It was a police operation. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan, ay, as I said, augmentation. As you can imagine, all through these past months na, all the intelligence services were involved, both in the police, both in the AFP, even our civilian intelligence services. Kasama lahat yan para malaman natin ano yung dapat natin gawin and what are the movements that can be attributed to Apollo Quiboloy, Mr. Quiboloy. At yan ang kaya naman may augmentation. Kung maalala ninyo, nung una silang pumasok, after 24 hours, 36 hours, hapong-hapong na yung mga police. So ang ginawa namin, para marilyebo naman sila ng konti, ay nagpadala kami ng sundalo na AFP. That was about 2.5 weeks ago. Nagpadala tayo ng AFP para mag-augment, makapagpahinga naman yung mga police natin. But eventually, when that was okay, nung na pwede na naman yung police natin, winidraw na naman natin yung AFP at ang police na naman ang nag-frontline. So that's a standard procedure dito sa Pilipinas. Madalas naman talaga natin ginagawa yan. I think what you all want to know, let me take you through the timeline already, what happened here. Over the last 2-3 weeks, we have been getting messages and feelers. Alam niyo naman to, yung sinasabi magsusurrender si Mr. Quiboloy, basta meron sa mga condition na kung ano-ano na sinasabi na kailangan na may promise na hindi siya papadala sa Amerika, na hindi ano yung... kung ano-ano pa.
At alam naman ninyo, hindi naman natuloy yun dahil hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi ko ano yung mga kondisyon na pag, sa pag-aresto sa kanya. Kaya po lang nangyari doon. Patuloy, ngunit patuloy. Meron tayong mga... Ito, kinukwento na ni Pangulong Bongbong Marcos dito yung katotohanan ah, sa likod ng mga sirkumstansya na yan sa di umano'y pagsuko daw nitong si Apollo Quiboloy. Actually, siya po'y nasukol. Yun lang yun. Kaya para na maiwasan na lamang yung further tears, sweat and blood, ika nga nito pong si General Torre, ay sige, kung pwede namang ibigay sa iyo yung kahilingan mo, sige, sumang-ayon na tayo dyan at mapayapa ka na lamang sumama sa kustodiya ng ating otoridad. Pero basically, arestado siya. Yun lang yun. Mga feelers na nakukuha. At we were very clear to his people, his lawyers specifically, na hindi maaari na may conditions na mayroon siyang ilalagay. At lagi namin sinasabi, basta patuloy lang ang aming gagawin. You have to decide what you want to do, but we cannot. We are ordered by the court to enforce this order. And that's what we are going to do. And the putting of conditions is not an option for somebody who is actually a fugitive. So, this went on back and forth for the last 2-3 weeks. On yesterday, between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya mag-surrender. Sinabi na, very good. Wala nang conditions. Wala na yung mga conditions na dati ilinalagay. So, sabi namin, fine. Pero sabi niya, sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala. Kaya walang katotohanan yung sinasabi nitong si Torion. Na sila ang kinausap ng AFP. Pinalalabas itong si Torion na kinausap sila ng AFP para sumuko si Apollo Quiboloy. Hindi po totoo yon. Sila yung nag-request at pinanigan lamang sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang isap general na yan, kung sino man yung mga binanggit dyan ni Torion, hindi kikilos siya nang walang guidance ng Pangulo ng Pilipinas. Di nagkanda, lintik-lintik sila kung nagkataon. Since nagpaalam yung pillars, ito, sana may presensya po ng armed forces. Sige, kung sino ba yung gusto nyo dyan? Marahil, ang hiningi nitong sina Campo Quiboloy ay yung general sa ISAP o kung sino man mga personnel sa Armed Forces of the Philippines. Sige. Nag-go si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nandoon ang presensya ng AFP. At the same time, nandoon din ang presence ng PNP. Hindi pa pwede yung sinasabi nila na sila yung nilapitan ng AFP. Malabong mangyari yon. Hindi makikialam ang AFP dyan nang walang pahintulot ng ating Pangulo ng Pilipinas. Dahil ito ay purely police operation. Hindi yon mandato ng ating Armed Forces of the Philippines. Police. So, fine. Yun ang ginawa namin. So, that was around, na-decide na, sabi ko, by 9 o'clock, I cannot remember the precise time, but by 9 o'clock yesterday, in the morning, I was able to say, sige, tuloy nyo na. Agree to that scenario. So, and that was it. So, tuloy-tuloy ng pag-uusap. How do? It? Where do this? Where? By at 3:40 in the afternoon of yesterday, lumipad na yung C-130 papuntang Davao para susunduin na siya. Sa tingin nyo ba? Yung paglipad ng C-130 na yan, hindi alam ng Pangulo ng Pilipinas yan. Hindi mayari. Lahat yon may guidance. May approval yan ng ating Pangulo. Kaya nandoon ngayon yung C-130 para sumundo kay Apollo Quiboloy. Kasi ayun na yun ang pag-uusapan eh. Pero sabi nga ni General Torre, kung talagang hindi itong susuko si Apollo Quiboloy, kung hindi nito ibibigay ang kanyang sarili sa otoridad, talagang magpopol siya sa kamay pa rin ng ating batas. One way or another. Pero salamat dahil naging mapayapa yung pag-aresto sa kanya.
arrest pa rin yan, ha? Uulitin ko lamang po, ha? Sa mga nagsasabi na ito po hindi na aresto, kung proseso po ang pag-uusapan natin, aresto po yan. Aliwanag po ng sinasabi ng Roy Vice Rules on Criminal Procedure, eh. Submission to the custody of the person making the arrest. Nandoon ang PNP, in the presence of the AFP. Sabi dito, arrest, how made, paano isinasagawa ang pag-aresto? Or, by his submission to the custody of the person making the arrest. Pero procedural lamang ito. Wala po itong epekto sa kinakaharap na kaso ni Apollo Quiboloy. Hindi po nila pwedeng i-claim na mitigating circumstances ito. Anyway, dapat naman talagang hindi i-claim dahil ito po ay special law. Ang mga kinakaharap na paglabag sa batas ni Apollo Quiboloy is not under the revised penal code but were special laws. Yung Republic Act 9208 at saka ang Republic Act 7610. Tuloy natin ang pakikinig dito kay Pangulong Bongbong Marcos. And that is exactly what happened. Pagbaba ng C-130 sa Davao Airport, pinuntahan na nila ang compound at natuloy na yung kanyang pag-exchange. Dinala siya, sinakay siya sa C-130 para dalhin dito sa Maynila dahil kailangan ang unang naging kaso niya ay Pasig. So, doon muna siya haharap. And that's essentially the timeline of what happened yesterday. The events after things that were not really moving, kung hindi dun sa atin, na yun na nga, pinasok na yung ng pulis yung compound, naghuhukay nga tayo dahil na ang intelligence natin ay sinasabi talagang nandoon siya at patuloy yung aming operation. So that passed, I think what convinced Mr. Quiboloy na wala na useless na yung magtago siya, na dapat umabas na siya. And so, well, I'm happy that I'm glad that this is over. We can now resolve and look at the allegations that that have been made against him. We have to. I have to commend our PNP. This is police work at its best. This is what the PNP can do. Pag led well at magandang maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. But this is what policemen do. They go after and enforce court orders and go after those who have had cases filed against them. Tama. Alam niyo, 101% tama itong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sinasabi diyan. Ako, dati akong police. Hanggang sa ngayon, memorize ko ang mission, eh. The mission of the Philippine National Police is to enforce law. Maintain peace and order, prevent and control crimes, and ensure public safety with the active support of the community. At syempre, ang pinakabasihan kasi ng mission na yan, yung batas na nagsasabi. Ano ba ang mga trabaho ng ating kapulisan? O, sabi po sa Section 24, Republic Act 6975 as amended, meron pong 8 paragraphs doon. At kung hindi ako nagkakamali, sa paragraph D, nandoon po, to effect the arrest of criminal offenders. Puntahan po natin, Republic Act 6975. Sabi po dito, sa Section 24 ng DILG Act of 1990 o Republic Act 6975, under 8 paragraphs po ito, particular sa paragraph, I'm sorry, 3 pala. O, nagkamali ako. O, paragraph 3, ah. Investigate and prevent crimes. Effect the arrest of criminal offenders. Bring offenders to justice and assist in their prosecution. Sa paragraph 4, which is tama rin naman, exercise the general powers to make arrest. Ang linaw-linaw po nun. Kaya hindi nila pwedeng questionin ang ginagawa po ng ating kapulisan. Yet, kawawa naman ang ating mga kapulisan, yung mga namumuno sa kanila kasi tinadtad sila ng kaso ngayon. Partikular ang nagsampa ng kaso
si Rodrigo Duterte at ang Kingdom of Jesus Christ. Pero lahat yan, naniniwala ako, malulusutan nila yan dahil sila po ay nagtrabaho lamang. Nag-implement lamang po sila ng order ng korte. At nakita natin, desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. Itong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha ng inyo siya. And that's exactly what they did. Nakita niyo naman, you know, this is the we had to engage so many parts of the agencies, mga technical, yung mga intelligence services, lahat eh kasama lahat 'yan. But it was in the end it was a police action that brought Apollo Quiboloy to the arms of the law. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganitong iniisip mo, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. And ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabi ko, to an official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko, may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At sabi nitong Janel Topic, tanga raw ako. Anyway, ayoko na makipagtalo sa tanga. Manatili na lang kayong tanga, hindi na ako makikipag-argumento sa inyo. Panoorin po natin patuloy si Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government. It was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that, kung merong mang nasaktan, ay may galus lamang, may sugat lamang, you know, no major injuries, sa Tulakan, sa Girian, ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang nabaril, dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman eh, kung may dalang baril, iba na mga iba yung nagiging usapan. Eh, yung instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gusto masaktan yung mga member ng KOJC. Dahil itinutulungan lang nila yung kanilang sinusunda na leader. Okay. Bakit nila, ba't natin sila sasaktan? Ang nakalulungkot lang, nabubulag talaga sila dito sa kulto na yan. Misto lang kulto eh. Biruin ninyo kung totoo yung mga alegasyon na kay Apollo Quiboloy. Parang inaalay yung mga anak. No? Ewan ko kung totoo yun ha, pero yun yung mga naririnig-rinig natin. Willing silang ialay yung kanilang mga anak kay Apollo Quiboloy. Anong uri ng mga magulang meron ng ganyang... Kaya ako di ako naniniwala na walang magulang ang maghahangad ng hindi maganda sa kanyang anak. Eh. Hindi totoo yun. Depende sa ating mga magulang yun. Ako, kailanman hindi ko hahangarin na mapariwara ang aking anak. Ibibigay ko ang buhay ko para sa aking mga anak. Pero yung iba, nako. Lalong-lalo na yung mga nag-aalay ng anak nila sa mga kinikilala nilang leader. Baka ngayon pa lang sinusunog ng mga kaluluwa ninyo sa impyerno. Ba't pa tayo magdadala ng baril? So, ganun na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone.
You can't do this without shooting anyone. There, that is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan. Congratulations talaga sa lahat ng ating mga kapulisan at sa lahat ng mga taong nasa likod ng pagkakahuli na yan kay Apollo Quiboloy. And with that, maraming salamat sa inyo mga tol. Sa 999 watching from Facebook and YouTube, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Hanggang dito na lamang po, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.